Tapo kayong muli for today's vlog. Papakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng nipa. Ito. Ngayon po ay pupunta natin yung nagpanasa. So, let's go. Hirap po dito. Oh, putik. Ito po yung kanilang kanipaan. Malapad po ito. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano manasa. Kung gano'ng kahirap gumawa ng nipa. So, ayan po si Paring Nilio. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano tahiin yan. Paano ang proseso. Ito po ay pagsasa. Tawag po dito ay panasa o sasa. Ito ay bahay ng mga manla. Mga limango rin yan dito. Alam, bihira. Lapad itong kanipaan nila. Mga ilang hektarya ito? Mga isang hektarya daw. Ang kanipaan nila. Ang gando niyan sa kabila. Dating sa bahay nila. Tatahiin na yan. Isang sako lang kinuha. Mga ilang pirasong ano na yan? Pawid. Hmm. 20 piraso isang sako. Bahay ng manla. Palibot yun dito. Dito, palabas na yun. May ilog yan dyan. Punta doon sa dagat. So, yun, mamaya i-update ko lang kayo dahil pauwi na rin to si Paring Nilio. Pagdating sa bahay nila. Ah, palabas na po kami ngayon ng kanipaan. Update lang po mamaya. Ito yung yari na nipa na yung binibilad para matuyo. Ayan po. Ayan, tinatahi. Buho rin ito. Tapos buho rin itong kanyang kinakapitan. Tawag ito. Pawiran. So ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa.
Let's go. So ito po. Ayan po si Atilano yung gumagawa. Ayan po yung kanina yung kinuha ni Paring Nilo. Pinanasa niya. Kailangan talaga magulang na yung nipa. Pag pinawid. Ang liliit. Ito pa yung pantahe. Paudan. Oh, ano yung tawag dito? Hindi, bak. Bakan. Ito po ay buho rin, tiyatanggal lang yung bituka. Pero ito yung mura na ano buho. Wala pang dahon. Malambot po. Ito naman yung pawiran, paudan. Ilang metro ito? Six feet po yung haba ng isang nipa. Ayan. Pag natahi na. May mga tawag sa pagtahi. Ang ganyan, alugog, di ba? Oo. Nalugog. Tapos may iba pang... Disponte yung iba. Takpan yung disponte. Daming tuhog-tuhog. Oo, mahirap yun. Ito, dalawang kwan yan. Dalawang guys. May disponte o alugog din na grabe. Lalaki ang kanyang bang. Mm-hmm. Pangit na rin yun. Umuag. Mm-hmm. Hmm. Magkano na isang daan ito? 800. Ay yung isang klase 700. Gano lang kahaba yun? 5 feet, 700. Ito 6 feet, 800. Yung isang daang piraso. Mahirap din po gumawa, kaya medyo mahal. Tapos magpanasa pa doon sa putikan. Magputol pa ng yung ganun, yung pawiran. Buho. Tsaka nung yung ano niya, pantahi. Ayun po, tapos na. Tapos ibibilad. Isa, pwede rin ibabad sa dagat para tumibay lalo. Ayun po, pag malilit na ganyan, dinudubli nila. Pero 20 piraso yung isang sakong ganito. Magawa mo? Wala. Mga ilan lang? Siksik yan. Ah, pag siksik,
20. Mga ganito, mga 15 lang. 15 piraso na ganito, matatahip. So yun, nakita po ninyo kung paano gumawa. Yung mahirap din, kaya mahal na ngayon yung nipa. Mabilis-bilis yung gumawa si Atilani. Marami ring lugar dito may gumagawa eh, katulad ng sa Old Busuanggo. Tapos sa iba pang lugar. Yan po mga ginagawa dito sa lugar namin, probinsya. Mga ilang oras to magawa? Maghapon. Ano? Pawid ang binabasa. Ah. Ano lang siya? Pawid man, pawid lang talaga. Oo. Ah. Ah. Maghapon. 50 maghapon. Ayos na. Kung talagang yun natutukan, gagawa na lang, di ba? Pero kung kasabay ng ikaw pa manguha, kuha ka pa ng panasa, magkuha ka pa ng pawiran, tapos yung pantahi. Mabusisi masyado, kaya medyo mahal. Po, nakita po ninyo kung paano gumawa ng nipa. Sa ngayon, yun lang po muna. Update lang po ka namin kayo sa susunod pa namin mga videos. Bye-bye!